Magandang hapon. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman si Bing Formento. Hatid namin sa inyo ang isa na namang edisyon ng IBC Express Balita sa hapon ito. Sa ating top stories, umano'y panibagong banta ng destabilisasyon minaliit lamang ng Malacanang. Pinatawag na overseas Filipino worker na si May Vecina, nakabalik na ng bansa. Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo nagpa-self-quarantine din. At presyo ng manok at ilang gulay tumaas. Nakauwi na ng bansa ang overseas Filipino worker na si May Vecina. Si Vecina ang OFW na pinatawag ng emir ng Kuwait matapagpatay. Ang detalye sa Express Balita ni Jeffrey Zaide. Todo-todo ang pasasalamat ng OFW na si May Vecina sa Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, bunsod na rin ng tulong nito para marigtas siya sa Bantang Pitay sa bansang Kuwait. Naging kontrobersyal si Vecina matapos na patay nito ang anak ng kanyang amo sa Kuwait noong Enero 2007. Pagkatapos paslangin ay tumalun pa ito sa bahay ng kanyang amo na halos lumumpo sa kanya. Paliwanag ni Vecina, nagdilim ang kanyang paningin bunsod na rin ng patuloy na pagpapahirap, di pagpapakain at di pagpapatulog ng kanyang amo. Dagdag pa dito ang hindi nito pagpapasweldo. Lubos-lubos ang kasiyahan, sir, dahil nakabalik nga ako sa aking pamilya na buhay. Hindi ko akalain dahil ang atol sa akin noon is death penalty. Tapos nahabol ng imbahada ng imbahada natin sa tulong ng ating kagalang-galang na Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at sa ating Vice President Noli De Castro. Personal na tinutukan ng Pangulong Gloria Arroyo, Vice Presidente Noli De Castro at Foreign Affairs Department ng kaso ni Vecina kasama ng pakikipag-usap at pag-apela sa Emir ng Kuwait para mapalaya ito. Ilang taon ding namalagi sa kulungan si Vecina at halos mawalan na ng pag-asa. Wala na namang planong mag-ibang bansa pa si Vecina at tanging nais ngayon ay makapiling ang kanyang pamilya sa Davao. Nangako naman ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng karampatang tulong kay Vecina. Kabilang na dito ang pagsasailalim nito sa Social Integration Program at pagtulong sa anumang negosyong pwede nitong pasukin. Lalong-lalo na yung mga OFW na napunta sa Arab country, napakahirap talaga kasi ang lalaki ng bahay. Ang hirap, magulo pang mga bata. Pero kung makahanap sila ng, kasi may pinapalad din naman eh, makahanap sila ng mabuting amo, magpakabuti rin sila. Kung kukuha ka ng negosyo, ito kaya ay lalago doon sa lugar ninyo, sa Matalam, Cotabato. Kaya yun ang i-guide natin. At syempre, yung reintegration ni May, hindi lamang function ng DOLE, ng OWA, pati na yung kanyang local government units, yung simbahan, dapat tulong-tulong yon para makapagbigay ng pag-asa, sabi nga nila, sa isang taong gusto magsimula ng uli sa buhay niya. Ako si Jeffrey Zaide, nagbabalita Express. Isang hakbang na lamang at opisyal ng state witness si dating police officer Cesar Mangkaw sa kaso ng pagpaslang kina PR man Bobby Dacer at driver nitong si Emmanuel Cordito. Ito matapos aprubahan ng Department of Justice ang application ni Mangkaw na mapabilang sa Witness Protection Program ng pamalaan. Ayon kay Acting Justice Secretary Agnes De Banadera, sa pamamagitan nito, matatapos na ang kwestiyon hinggil sa kustodya ni Mangkaw. Partikular na tinutukoy ni De Banadera ang reklamo ni Attorney Dante David hinggil sa kung bakit inilipat ang isang ordinaryong bilanggo na tulad ni Mangkaw sa Manila City Jail. Sa ngayon, rekomendasyon na lamang ng korte ang kakailanganin para tuluyang maging state witness sa kaso si Mangkaw. Pinatigan naman ng Cebu Regional Trial Court ang motion
ng Public Attorney's Office na i-exhume o pahanguin ang mga bangkay ng 36 na biktima ng paglubog ng MV Princess of the Stars na inilibing sa Cebu noong Hunyo a 21. Base sa pahayag ng Cebu RTC, mahalagang i-exhume ang naturang mga bangkay lalo't hindi naging matagumpay ang nauna ng pagsisikap ng National Bureau of Investigation na kilalanin ang mga ito sa pamamagitan ng DNA testing. Nauna nang ipinaliwanag ng NBI na ito ay dahil sa kakulangan ng DNA samples mula sa mga kaanak ng biktima. Sinabi naman ng ilang forensic experts na mas epektibong pamamaraan para maisagawa ito ang paggamit ng anthropological methods gaya ng physical evidence, dental at fingerprints. Ikinararangal ng Amerika ang kabayanihang ipinamalas ng mga veteranong Pinoy noong panahon ng digmaang pandaigdig. Kaya naman bilang pagkilala, nagkaloob ng sila ng donasyong CT scan machine sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Mismo si U.S. Ambassador Christy Kenney ang nagpaabot ng makinang nagkakahalaga ng $800,000 sa pamunuan ng VMMC. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas mapapag-ibayo pa ang serbisyong medikal na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa ating mga veterano. Balita naman sa Ibayong Dagat, anumang oras mula ngayon ay iaanunsyo na ng gobyerno ng Iraq ang mga dayuhang kumpanya na nanalo sa isinagawa nilang subastahan para i-develop ang gas at oil fields sa kanilang bansa. Layunin itong makakalap ng $1.7 trillion na pondo para maibangon ang bansa matapos ng halos 4 dekadang gera at panggigipit sa sektor ng ekonomiya sa ilalim ng pamumuno ng partido ng diktador na si Saddam Hussein. Ito rin ay para madoble o mano ang kanilang produksyon ng langis sa loob ng 5 taon. Sa taya ng Iraqi government, umaabot sa 43 bilyong barilis ng krudo ang nasa oil deposits sa Hilaga at Katimugang Iraq, habang nasa kanluran at hilagang silangan naman ng Baghdad ang mga gas concessions. Magbabalik ang Express Balita makalipas ang ilang paalam. Maring itinanggi ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang napapabalitang destabilization plot. Malinaw na pamumulitika lang daw ang mga haka-haka gaya na lang ng Oplan August Moon at kasama sa plano ang pagpapasabog sa Ombudsman at ang nakuhang mga pampasabog sa Agriculture Department at isa pang building sa Quezon City. Ayon sa PNP, walang dapat ipangamba ang lahat dahil ginagawa naman anya nila ang lahat para matukoy kung sino ang nasa likod at motibo sa panibagong isyu ng destabilization at pagpapasabog sa Ombudsman. Samantala, hindi nakakailanganin pa na magdeklara ng state of emergency bunsod na naganap na pagsabog sa tanggapan ng Ombudsman nitong Linggo at nang natagpo ang bomba sa Department of Agriculture kahapon. Ayon kay National Security Advisor Norberto Gonzalez, sa obserbasyon nga kasi, maliit at mga amateur na grupo lamang ang may pakana na naturang mga kaganapan. Hindi rin anya siya naniniwalang layunin nito na pigilan ang pagsasagawa ng eleksyon sa susunod na taon dahil tiwala umano siyang tuloy-tuloy na ito. Sinabi naman ni NCR Police Head Chief Superintendent Roberto Rosales na bumuo na sila ng task group para imbestigahan ang naturang mga insidente at silipin ang posibilidad na may koneksyon ito sa eleksyon.